na-experience ko before nung ako ay nag-low carb is parang siguro nag-react yung katawan ko dahil siguro na-dehydrate ako. Welcome back to our YouTube channel and to the second day of our 12 days of Vlogmas. Thank you so much at I'm so glad na nanonood ka ng isa sa mga videos ko ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to click on the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga newly uploads natin. So, ayun na nga, nasa second day na tayo ng 12 days of Vlogmas natin dito sa ating YouTube channel, mga kapatid. So, dun sa first video is na-mention ko na na ang gagawin natin is actually sinamantal ako tong Vlogmas para ako yung makapag-commit sa aking balakin na mag-low carb meal plan na at dinamay ko lang din si tatay. Kasi nga for the last few months, for the span of 9 months since nag-pandemic, is talagang nag-gain kami ng significant amount of weight. So, nag-weigh kami ni tatay nung isang araw. Siguro mga 2 days prior na inumpisahan ko yung Vlogmas series natin, taray. So far, ako ay nag-gain ng 11 kilogram. Tapos si tatay naman is nag-gain siya ng 14 kilogram. So, talagang sabi ko sa kanya, nako tatay, hindi pwede to. Kailangan may gawin tayo, no? So, yun na nga yun yung naging plano namin, agreed commitment namin na kami ay magbalik loob na sa low carb meal plan dito sa ating Vlogmas. But then again, this video is not to body shame at saka kung may mga pre-existing condition kayo, it's still better to consult a healthcare professional like a nutritionist or a dietitian. So, kami nga ni tata ay nag-grocery na kahapon. Since mag-grocery naman kami dun sa SM Palapala is nakipag-meet na rin kami sa mga friends namin sa office na sobrang tagal namin hindi nakita. So, ito yung mga friends namin na considered brother, sister na from another mother and father, no? So, nagkita-kita kami doon kasi syempre may bibilin din yata sila sa SM Dasma. At ito, inaya nila kami sa Shakey's. And I admit, sobrang sasarap talaga ng pag-aay sa Shakey's. Kaya lang, karamihan sa menu ng Shakey's are best example ng mga high carb foods. So, pasta, bread, rice, ano pa ba? Pizza, yan. Sobrang sasarap niyan, di ba? Pero ito talaga yung mga dapat iwasan. So, kung mahilig ka sa Shakey's, kasi nga sobrang sarap din naman talaga nun. Siguro in moderation or hinay-hinay lang. So, syempre, dahil matagal lang hindi nagkita since pandemic, sumama na rin kami ni tatay. So, wala kaming nagawa. Since hindi pa naman kami nag-grocery, hindi pa naman counted. So, kumain kami doon and then nag-grocery na rin kami. Tapos, dumaan din kami sa Watson. Pero, kasi kulang-kulang yung mga, yung sa branch dito sa SM Dasma ng Watson, wala kaming nabili. Ang ending, si tatay pa yung may nabiling nose strip kasi matagal niya na yung gustong bilhin dahil mahilig siyang magtanggal ng mga blackheads sa ilong niya. Yung mga grocery items naman na binili namin is ako, itong coffee ng Great Taste kasi ito, favorite ko talaga ito, masarap yan eh. Tapos, itong Nestle cream, ito yung gagamitin kong creamer. Tapos, yung sweetener ko is itong Splenda kasi ito ay zero calorie sweetener. Hindi kasi ako sanay ng matabang lang eh. Yung iba talagang kaya nila na black coffee lang. Eh, ako hindi ko kaya. Gusto ko may creamer. Tapos, may sweetener. Itong Nestle cream kasi is mas LC approved siya para sa bulletproof coffee. So, later ko na yun papakita sa inyo. So, bumili rin ako ng green tea ko para kung sakali man na
naantok na ako pero gusto ko pang humigop ng mainit na drink is mag-green tea na lang ako. Tapos itong apple cider vinegar, marami akong pinagagamitan to eh. Pero minsan kasi, kung halimbawang bibili ako ng salad, parang gusto ko siyang gawing dressing. Or minsan yung inumin lang din before meal. Tapos, hindi ko alam kung LC approved to or low carb approved. Pero favorite ko kasi nung maling. Tapos, eto rin yung LC approved na cooking oil. Yung Minola Premium Coconut Oil. Tapos, si tate, yung ilan sa mga binili niya ito. Gusto niya kasi yung tuna. Ako nagsasawa ko dyan eh. Eto, hindi to LC approved. Pero, gusto niya yan dahil sabi niya, ito naman ay may oat fiber cracker. So, bumili rin kami ng soft, isang tray ng egg. Ayan. Alternate namin to sa rice para masatisfy kami pagka kumakain kasi syempre minsan pag ulam lang kulang. So, ito yung gagawin namin alternate sa rice. Bumili rin ako nitong Gatorade or G-Active Gatorade to na electrolyte water drink, no sugar. Kasi na-experience ko before nung ako ay nag-low carb is parang siguro nag-react yung katawan ko dahil siguro na-dehydrate ako or nag-lose ako ng mga electrolytes dahil nga binago ko agad yung diet ko, binigla ko. Kaya para maiwasan ko yun is bumili ako niyan. Makakatulong yan sa inyo guys para hindi kayo ma-dehydrate. Bumili ako nitong bacon strips para hindi naman ako maumay sa puro itlog. Si tatay bumili ng maraming chicken breast. Gusto niya kasi favorite niya yan. Tapos ako naman puro chicken thighs yung binili ko. Piprito ko yan. Tapos si tatay bumili ng hot dog. Tapos yung gulay at isda, sabi ko sa kanya, dito na lang kami bumili kasi nga, malapit lang naman kami sa palengke tsaka para lagi siyang fresh kaysa i-frozen namin. Kasi baka mamaya masira lang. So, eto na yung mga groceries namin. So, we're all ready. Kaya ito na official start ng ating low-carb meal plan journey. So, sa mga gustong sumabay dyan, prepare nyo na yung mga low-carb approved preferred foods nyo para sabay-sabay na tayo mag-start. Okay? So, pili lang kayo kasi ako may sinalihan akong Facebook. Actually, sinali ako nung ni Rosha sa isang Facebook group dati. Hanggang ngayon kasali ako doon. Search nyo is Low Carb Intermittent Fasting Philippines or LCIF Philippines yata yun. Sumali ako doon. And then, yung group na yun is talagang support group siya ng mga gustong mag-low carb at mag-lose weight. At saka yung marami pa silang ibang purpose. Mag-search lang kayo tapos tignan nyo lang kung legit talaga yung page or Facebook page nyo. Marami kayong matututunan. So, sa mga gustong sumabay dyan, again, just make sure guys na okay sa inyo yung meal plan na to, okay? Para baka mamaya imbis na makabuti, makasama pa. So, sana ay mapagtagumpayan natin ang journey na ito. So, we'll see. So, ayun na muna siguro sa ngayon. So, let's see sa mga darating na araw o sa mga remaining days ng ating 12 days of Vlogmas. If you have any suggestion, don't be shy. Place it on the comment section below. At kung di ka pa nakasubscribe, don't forget to click on the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga newly uploads natin. So, see you guys on the next vlog. Merry Christmas! Stay safe! Bye!